What's going on YouTube? Nagkatipon-tipon tayo ngayon sa video na to upang pag-usapan yung CVT ng mga motor nyo o mas kilala natin sa Tagalog na panggilid. Okay, so pag-usapan natin yung CVT na yan. Well, ang main focus natin sa usapang ito actually ay hindi muna yung mga bola, yung mga drive phase and all that. Pag-usapan natin muna yung tungkol sa clutch spring at saka center spring. Marami kasi tayong mga naririnig na setup na kesyo taasan mo yung RPM, babaan mo yung RPM, ganito ganyan. Mas maganda yung maintindihan natin kung ano ba talaga yung function nitong dalawang klase ng spring na to. Una, yung clutch spring, yung stiffness niyan o yung kung gaano siya katigas, sinusukat yan dun sa tinatawag na RPM. Halimbawa, sinabi 800 RPM. Ibig sabihin yan, kung mapapansin nyo kasi yung sa loob ng clutch system nyo, ito kunwari yung clutch pad mo at ito yung clutch bell. Okay? Habang hindi ka nagtotrottle o naka-idle yung motor mo, hindi sila nagdidikit. So kahit umiikot to ng umiikot, ito kasi connected sa gulong to eh. So once na umiikot to, iikot din yung gulong mo. Pero habang umiikot to ng umiikot at hindi niya naabot yung RPM na set no, na nakaset doon sa clutch spring, hindi niya maaabot itong clutch bell. At syempre, pag hindi sila nagdikit, hindi iikot yung gulong mo. Kunwari, ang clutch spring mo nakaset sa 800 RPM. Pag nag-throttle ka na at umabot na sa 800 RPM ang ikot nito, saka pa lang to didikit doon sa clutch bell at saka pa lang sasama yon at iikot yung gulong mo. Okay? So, ganun din sa center spring. Sa center spring, sinusukat din yung stiffness ng spring na yan sa pamamagitan ng RPM. 800 RPM, 1000 RPM, and all that. Basically, ang ibig sabihin naman nun, kasi sa driven pulley o sa secondary pulley ng motor nyo, bale, dalawa kasi yan eh. Dito sa harap, yung drive pulley o yung primary pulley, yan basically yung nagko-contain ng mga bola ng motor nyo. Tapos doon sa likod, yung secondary pulley o yung driven pulley, sa loob niyan, merong magkaganyan na plato. Okay guys. Tapos nandito yung belt. Nandito yung belt. Initially, magkadikit yan. Doon sa likod ha, hindi sa harap. Initially, magkadikit yan. Ngayon, kapag habang bumibilis ka, unti-unting bubukayan. At habang bumubukayan, yung belt papunta ng papunta sa gitna. Parang representation siya nung sa mga mountain bike na na-adjust yung na merong cambio, di ba? Makikita nyo na parang representation siya na parang lumilipat yung kadena mo dun sa pinakamaliit na gear para makuha mo yung maximum na speed na kaya niyang ibigay. Sa RPM ng isang center spring, ang tinutukoy dun ay halimbawa 800 RPM yung center spring mo. So, ibig sabihin nun, 800, pag na-reach niya na yung 800 RPM, yung ikot nito, pag na-reach niya na yung 800 RPM, saka pa lang magsisimulang bumukayan. Saka pa lang magsisimulang gumalaw yung belt mo. At pag gumalaw na yung belt mo, basically parang mula sa primera, unti-unti pumupunta na siya sa segunda, tresera, kwarta. Kaya nga siya tinawag na CVT, continuously variable transmission, kasi wala naman siyang gear eh. Gearless transmission siya. Pero yun nga yung function nun. Parang kumbaga, nagsishift up na siya. Nag-iiba na yung gear ratio niya sa harap at siya sa likod. At doon na rin siya nagsisimulang umakyat sa segunda. Alam ko naiintindihan na to ng marami, pero babanggitin ko lang yung pinakamadalas na ma-overlook ng mga nagsisetup ng panggilid ng mga scooter nila. Una sa lahat, pag stuck yung motor mo, para sa akin ha, hindi advisable na nagtataas ka ng RPM sa clutch spring tsaka sa center spring. Kasi pag nagtaas ka ng RPM sa clutch spring, ang mangyayari, magkakaroon ng delay yung response ng clutch mo. Kasi since stuck yung makina mo, halimbawa 1,500 RPM yung nilagay mo, stuck yung makina mo, sinubukan mo lang. Mapapansin mo, may delay yan bago kumapit. Kumbaga medyo nanggigigil na yung RPM ng motor mo bago pa umikot yung gulong mo. Kasi,
kapag stuck ang makina mo, yung 1,500 RPM, medyo mas matagal niyang kunin as compared dun sa mga kargadong motor na konting throttle mo lang. Nagre-respond agad, umaabot agad siya ng 1,500 RPM, kumakapit agad siya. Sa same thing din sa center spring. Kasi sa center spring naman natin, kapag ka naglagay ka naman ng sobrang tigas na center spring, ang mangyayari, napapatambay din siya sa pinaka-primera niya. Kasi halimbawa, 1,500 RPM, stuck yung motor mo. Ang mangyayari, yung 1,500 RPM, bago niya yun marating, medyo nanggigigil na yung motor mo. Tapos ang mangyayari, pag under nun, pag ikot nun, hindi siya agad bubuka. Ibig sabihin, gusto mo nang magsegunda. Pero hindi niya agad makukuha yung segunda kasi nga matigas yung spring, lumalaban. So yun yung idea nun. At ito yung pinaka na-overlook ng marami. Kapag ka mataas yung RPM ng clutch spring, may possibility yan na nagsisigunda na yung driven pulley mo, yung pulley mo sa likod, sumisigunda na, hindi pa kumakapit yung clutch mo dun sa clutch bell. Ngayon, ang katwiran nila, kaya daw sila nagtataas ng RPM ng clutch spring kahit na stuck pa lang yung motor nila, is para raw magkaroon ng damba. Well, in theory, may katwiran naman siya kasi nga, bubuelo muna siya ng bubuelo ng husto bago siya kumapit, at pagkapit niya, syempre, buwelong-buwelo na siya, persado yon. Kumbaga, gaganon yung motor mo. Kaya lang, kailangan mo rin isipin na mararamdaman mo lang yung damba na yon kapag kumapit siya at nasa pinakamababang gear, posibleng gear pa rin. Yung pinakapremera niya. Lowest gear possible. Kapag ka sobrang lakas ng buwelo mo, tapos nandun siya sa lowest gear possible, talagang dadamba yan. Pero kapag ka kasi, halimbawa, buwelong-buwelo na siya. Okay, nandun na tayo. Kumari 1,500 RPM o 1,000 RPM. Mas mataas kasi kesa sa compared sa stocks na 800 RPM. So halimbawa, buwelong-buwelo na siya. Naabot niya na yung 1,000 RPM. Ang mangyayari ngayon, bago niya maabot yung 1,000 RPM, since 800 RPM lang kunwari yung stock na center spring mo, tapos naka 1,000 ka sa clutch spring. Ang mangyayari, pag reach ng 800 RPM nung center spring mo, mag-a-adjust na yon. Kumbaga unti-unti niya nang iakyat ng segunda yon. Pero ito, hindi pa rin kumakapit yung clutch mo dun sa clutch bell. Kasi nga, yung center spring mo, 1,000. Then, pag na-reach niya yung 1,000, pupwersa man siya, hindi niya pa rin maibibigay yung totoong pwersa ng premera. Kasi nga, hindi na nakapremera yung belt mo eh. Medyo umusad na siya. So yun lang, sana nakatulong. Hindi po ako mekaniko, hindi rin ako engineer. Pero naiintindihan ko kasi yung konsepto ng gear ratio na yan. At saka syempre, sinasamahan ko rin ng konting natutunan ko sa school ng college. Pwedeng yung iba kumontra sa mga sinabi ko, pero intindihin nyo maigi at maiintindihan nyo. Yun lang sa ngayon. Click nyo lang yung like button kung nagustuhan nyo. Huwag nyo kakalimutan mag-subscribe. Kita-kita tayo sa susunod na video. Magandang araw.